Iba't ibang proyektong pang transportasyon, hindi lamang mapapabuti ang buhay ng mga mananakay, mga commuters, mga pagbibigay rin ng trabaho sa libu-libong mga Pilipino. Yan po ang ating tatalakayin with Undersecretary Timothy Batan ng Department of Transportation. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat nating mga listeners and viewers ngayong umaga. Opo, Yusek, isinanggawa nung nakarang linggo ang contract signing ceremony ng North-South Commuter Railway Project. Ano po ang ilan sa highlights po ng agreement, Yusek? Tama po. Noon pong nakaraang linggo ay tayo po ay nagkaroon ng contract signing na inattendan po ng ating Pangulo, ni Pangulong BBM. At yan po ay kinabibilangan ng apat na kontrata para po dito sa ating North-South Commuter Rail. Ito pong North-South Commuter Rail natin, ito po yung linya natin mula po Clark International Airport hanggang 142 kilometers po yan. At ito pong pinirmahang kontrata noong nakaraang linggo ay isa sa mga segment o isa sa mga phases nitong ating napakalaking proyekto na ito. Okay, kailan naman ang target na masimulan ang nasabing project at gaano karaming trabaho po inaasang malilika mula sa nasabing proyekto, sir? Dahil po na pirmahan na po natin yung apat na kontrata para dito, yan po ay nagkakahalaga ng mga 91 billion pesos at yan po ay isa sa, yan po ang pinakamalaking proyekto ng Asian Development Bank. Mag-uumpisa na po ang ating mga pre-construction activities nito pong huling parte ng 2022. At ito pong February 2023 ay mag-umpisa na po ang ating full-scale na construction works para po dito sa NSCR. Inaasahan po natin na during construction, ito pong apat na kontratang ito ay makakapag-generate ng 11,000 na trabaho. At kapag tayo naman po ay naging operational na, pag tumakbo na po ang ating NSCR, ay halos 10,000 mga trabaho po ang ating maaasahan diyan. Opo, may nakandang plano rin ba ang pamalaan para po sa mga kababayan nating naapektuhan ng proyektong ito, railway project? Meron po, Sir Aljo, ito pong ating North-South Commuter Rail ay meron pong mga matuhan na mga kabahayan, mga informal settlers. At yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay nakipag-ugnayan sa Social Housing Finance Corporations, SHFC, at maging sa National Housing Authority at sa Department of Human Settlements and Urban Development natin para po masigurado na ang atin pong mga maapektuhan ng mga kabayan ay magkakaroon po ng sapat na lilipatan at sapat po na kompensasyon para po sa kanilang mga tinamaan na mga ari-arian. Gaano po kalaki ang may tutulong naman ang proyekto para sa transport system sa Northern at Southern Luzon? Ito pong North-South Commuter Rail natin, ito po ang pinakamalaki nating proyekto ngayon, ang pinakamalaking proyekto po natin sa Riles. Again po, mula Clark International Airport, pwede ka pong sumakay ng tren. And under 2 hours po, 1 hour 45 minutes, hindi mo kailangan lumipat ng tren, ay nasa Kalambak ka na po. So inaasahan po natin na sa unang taon ng operasyon ng NSCR ay aabot po sa 350,000 na katao ang sasakay dyan. Ngunit meron po yung kapasidad na higit po sa istao kada araw po ang makakapagbenepisyo dito po sa ating North-South Commuter Rail Project. Noong nakarang linggo po, Yusek, ay nasimulad na ang implementation ng taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Ano po ang inyong assessment dito? Assessment dito ng DOTR? Una po ay nakita po natin na karamihan naman po sa ating mga drivers at operators at mga kababayan ay sumunod po dito sa kaka-implementa na taas pasahe. Nakatanggap lang po tayo through LTFRB ng ilan pong mga reklamo. Meron pong ilang mga drivers operators na mas mataas ang singil doon po sa inapumbahang permit matrix ng ating LTFRB.
So atin pong hinihikayat ang publiko na ipagbigay alam po sa LTFRB sa pamamagitan po ng kanilang 24/7 hotline 1342 at maging sa kanilang official Facebook page po kung meron po kayong nakikita o meron pong kayong mga nararanasan na higit po doon sa fear matrix ang sinisingil na taas pa sa akin. Hanggang kailan naman nagpapatuloy ang libreng sakay program ng gobyerno? May sapat pa rin bang pondo para rito, sir? Ito pong ating libreng sakay o tinatawag din po nating service contracting program ay hanggang December 31 po ng taong ito para po dito sa ating EDSA busway. So maaalala po natin na noon pong Agosto ay nakakuha po tayo ng dagdag na budget mula po sa DBM na 1.4 billion pesos kung kaya't po kakayanin natin na ma-extend ito hanggang sa dulo po ng taon ng 2022. Dito naman po sa ating railway sector, meron din po tayong ipinapatupad na libreng sakay dito po sa ating LRT2 at ito po ay inaasahan natin na magpapatuloy hanggang Nobyembre. Matapos po ito ay bibisitahin po ulit ng DOTR at ng LRTA ang maaari pong pagkuhaan ng pondo para po makita na at makahanap po tayo ng pamamaraan kung paano po natin mas palalawigin pa itong ating libreng sakay. Isinusulong ng ilang grupo naman ang net service contracting imbes na libreng sakay. Opo, anong tugon ng DOTR dito, sir? Tama po. Ito po kasi yung tinatawag natin na net service contracting at gross service contracting ay pinag-aaralan po para po sa 2023. So tinitingnan po natin kung kaya pa po ba natin na yung libre po, buong libre, yung sakay ito pong sa 2023 o kung yan po ay ating lilimitahan na lang po para sa ilan nating mga pinakamaraming, pinakamabigat na mga linya at mga corridors po. So yan po ay patuloy na pinag-aaralan po ng ating LTFRB kasama ng ating DOTR road sector at ng mas maging efficient po ang paggamit ng ating mga pondo ito 2023. Inaprobahan na rin ng Kamara ang proposed budget ng DOTR para sa susunod na taon. Anong mahalaga proyekto ang inilatagpo ng DOTR next year? Yes, sir? Marami po tayong proyekto nakalatag po para sa 2023 sa atin pong sektor ng aviation. Meron po tayong limang mga airports na nabigyan po ng pondo. Sa kasamaang palad lang po, 52 po yung hiniling sana natin na mga airports na pondohan ng ating DBM. Ngunit anim lang po, lima lang po ang nabigyan. So nandyan po yung para sa ating NAIA, nandyan po yung para sa Tacloban Airport, sa Antique Airport, Bukidnon Airport at Lawag Airport. Dito naman po sa ating sektor ng RILES na siya pong pinakamalaking bahagi ng budget ng DOTR, ito pong paparating na 2023, tayo po ay nabigyan po ng budget para po doon sa natanong ninyo kanina, yung ating pong North-South Commuter Railway. So dire-diretso po ang ating construction yan 2023. At nabigyan din po ng budget ang ating Metro Manila Subway Project at ito pong kauna-unahang subway na pinamunuan po ni Pangulong BBM ang groundbreaking para po sa dalawang additional na istasyon noon pong nakaraang linggo. Meron din pong pondo ang ating LRT1 Cavite Extension Project, ang ating pong MRT3 maintenance, ang ating pong PNR Bicol. So yan po para sa ating railway sector. At para naman po para sa ating road sector, tayo po ay nabigyan po ng pondo para po sa ating service contracting program, ito po yung libreng sakay, sa ating pong active transportation program, ito pong mga bike lanes natin, sa PUV modernization program, greenways project at Davao high priority bus system. So yan po ang mga naibigay po sa ating pondo para po dito sa paparating po na 2023. Yusek, sinabi ni Senadora Grace po, sa DOTR natugunan ang nakaambang nakakulangan sa beep cards. Any update about this?
Tama po yan. Nagkaroon po talaga tayo ng sa atin pong mga beef cards dahil nagkaroon po ng pandaigdigang shortage noong mga kinakailangan na chips para po dito. So ito pong ating concessionaire, ito pong ating contractor para sa beef card ng AF Payments Inc. Sila po ay kasalukuyan na naghahanap po ng alternative para po dito sa ating mga EV1 chips at nang tayo po ay makahabol doon sa shortage na nangyayari. So sa ngayon po, meron po tayong mga nasa 8 milyon ng mga beef cards na kasalukuyan pong naka-issue at ginagamit po ng ating mga commuters. Yan po ay patuloy po na magagamit nila at tayo po ay nananawagan na ingatan po ang ating mga beef cards para po mas tumagal po ang gamit at buhay niya. Tayo rin po ay maglulunsad ng tinatawag po natin na Fair Collection National Standards. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig po sabihin nito ay maliban po sa beef card ay maaari na rin pong magkaroon ng ibang payment technology. Ito pong ating mga tren, ito pong ating mga bus at mga jeep. Maaari na pong gumamit ng QR code, maaari pong gumamit ng bank cards tulad po ng ating proyekto kasama ang Land Bank kung saan ang mga ATM at mga credit cards po ay pwede na rin gamitin na pambayad ng pasahe at magkakaroon din po ng yung near field communication system para po yung mga smartwatch for example o yung mga mga phones po natin ay pwede na rin po gamitin bilang payment mode dito po sa ating iba't ibang sektor ng transportasyon. So isa po ito doon sa mga bagay na ginagawa natin para po hindi tayo nakadepende sa isa pong teknolohiya na kung saan tulad nga po ng nararanasan natin ngayon kapag nagkaroon po ng shortage ay nawawalan po tayo ng alternative. Opo, ano po update sa isinusulong ng isang grupo na isa pribado na privatization ng EDSA Busway? Ang proposal na i-privatize po ang ating EDSA Busway ay kasalukuyan pong pinag-aaralan ng DOTR. Tayo po ay nag-reach out sa Public-Private Partnership Center, sa PPP Center, para po tayo ay makakuha ng sapat na consultant para po ating mapag-aralan at ma-implement. Kung viable, ito pong ating privatization ng EDSA Busway. So nakita nga po natin sa nakaraan na mga taon na talaga pong napabilis yung biyahe sa EDSA dahil dito. Mula po sa 2 oras hanggang sa pababa po ng less than 1 hour ay kaya na pong takbuhin ng ating mga bus ang EDSA. Ngayon po ang ating pinag-aaralan ay kung paano po itaas pa ang kalidad ng serbisyo sa ating EDSA Busway dahil nga po tulad ng palaging sinasabi po ni Secretary Jimmy Bautista, ang atin pong layunin sa ating sektor ng transportasyon ay gawin po itong world class at kung kinakailangan po na tayo ay makipag-partner sa pribadong sektor para po gawing world class ang atin pong EDSA Busway at iba pong mga sektor ng transportasyon, yan po ay ating pag-aaralan at ipipersu. Ano naman ang masasabi nating accomplishments sa sektor ng transportasyon sa first 100 days ng Marcos administration? Ito pong first 100 days natin, sabi nga po ni Secretary Jimmy Bautista ay ang paumpisa po natin na efforts para po maghatid ng isang ligtas, affordable, convenient na transportation systems sa atin pong bansa. Ang DOTR po ay may 4 na sektor. So nandyan po ang ating airports, ang atin pong mga pier, nandyan po ang ating railways at nandyan po ang ating road. Mula po sa ating aviation at airport sector ay nakatapos po tayo ng 3 airport development projects dito pong first 100 days. Nandyan po ang Catbalogan Airport, ang General Santos Airport, Indigan Airport. Meron pa po tayong 24 na mga proyekto sa sektor po ng ating aviation na atin pong inaasahan na matapos po nitong taon na ito.
Noon pong nakaraan na nakaraang buwan noong Setyembre 28 po ay nakita din po natin si Pangulong BBM na pumunta doon po sa grand opening na siya po mismo ang namuno doon po sa grand opening ng bagong passenger terminal building po ng ating Clark International Airport na nag-akyat sa kapasidad ng ating Clark Airport mula po sa dating 3 milyon. Ngayon po ang kapasidad niyan ay 8 milyon na po kada taon. Kung makikita po natin, world class po talaga ay Clark International Airport dahil po sa ganda at dahil po sa mga digitalization na elements po dito. Sa atin naman pong sektor ng RILES ay sa una pong 100 days ay again po tayo ay nakapagpatupad ng libreng sakay sa LRT2 kung saan more than 600,000 po na mga trips ang nakinabang dyan. Tayo din po ay nagbigay ng 20% discount sa riders po ng ating mga ng student discount sa MRT3 at maging sa PNR. Nakita din po natin sa unang 100 days ang patuloy na implementasyon ng ating iba't ibang mga rail projects. Tulad nga po ng sabi ng ating Pangulo, full steam ahead po tayo sa ating mga proyekto sa sektor ng RILES at kung kaya ang LRT1 Cavite Extension, ang LRT2 East Extension, ang ating MRT7, ang Common Station, ang Metro Manila Subway at ang North-South Commuter Railways ay tuloy-tuloy po ang ating progress sa lahat po ng mga proyektong yan. Tayo po ay nakapagdagdag din ng mga trend sa ating pong mga iba't ibang linya. Halimbawa po sa LRT2 ay naiyakyat po natin mula 8 hanggang 9 ang tumatakbo pong mga tren at sa PNR naman po ay naiyakyat natin mula 9 hanggang 10 ang mga tumatakbong mga tren. Tayo po ay nakakuha din ng dagdag na pondo mula po sa DBM para po sa ating iba't ibang mga rail projects, 79 billion po ang dagdag na budget na nakuha po natin nitong po unang 100 days. So, nandyan din po yung nasabi na natin kanina, tayo po ay nakapag-award at nakapag-award ng 6 na mga kontrata para po sa ating subway at North-South Commuter Rail na nagkakahalaga po ng 145 billion. Meron po tayong 4 na kontratang napirmahan po para sa North-South Commuter Rail at tayo po ay nagkaroon ng groundbreaking para po sa 2 dagdag na istasyon para po sa Metro Manila Subway Project. So, yan po sa sektor ng ating RILES ay napakarami po ang ating nagawa ito pong first 100 days. Dito naman po sa sektor, sa road sector ay tulad po ng nasabi natin kanina ay meron po tayong 33 million na ridership na naitala para po sa ating libreng sakay sa EDSA Busway na siya nga pong ating na-extend hanggang sa Disyembre ng taong ito dahil po sa dagdag na pondo na ating pong nakuha mula po sa DBM. Tayo po ay nakapagdagdag din ng 2 istasyon sa Taft Avenue po at sa Rojas Boulevard para po dito sa ating EDSA Busway. At syempre po sa ating maritime sector, kung maaalala po natin, isa po sa mga kautusan ni Secretary Jimmy Bautista sa ating Philippine Ports Authority ay siguraduhin po na pababain ang ating cost of logistics, ang ating logistics cost. So, alinsunod po sa instruction na yan, ang ating pong PPA ay hindi po nag-implement ng kahit na anong taas sa ating mga port fees at kasalukuyan pong pinag-aaralan kung paano pa po maibababa ang iba't ibang mga charges at ating pong iba't ibang mga pier. Siyempre po, ang ating Coast Guard ay patuloy po sa kanilang maritime safety, maritime search and rescue, environmental protection, security at law enforcement function. So lahat po ng yan ay naumpisahan po ng 100 days ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ipagpapatuloy po sa liderato ni Secretary Jimmy Bautista ito pong sunod na 6 taon po ng administrasyon. Maraming salamat sa inyong oras sa USEC Timothy Batan ng Department of Transportation. Ingat po, sir. Thank you. Salamat po, Sir Archer. Magandang umaga po sa inyo.